Punta tayo dito sa pangalawang urgent na resolution na inaprobahan ng konseho. Uh-huh. Ito naman yung resolution 209-075, a resolution ratifying the memorandum of understanding entered into by and between the city government of Olongapo, represented by Mayor James Gordon Jr., with PR International Development Enterprise, represented by its president Alexander Zuzik. Ito ay mahutay na ano to, na resolution din, na basically ang ginawa nito, yung memorandum of understanding na pinirmahan ni Mayor Bong Gordon at saka ng presidente nitong this is a Russian company. Ang president nito ay si Alexander Zuzik. Ito ay para bigyan ng background ng ating mga tagapakinig. About a month ago, si Mayor Bong Gordon ay niyaya ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magtungo sa Russia. Okay, nagtungo sila sa Russia. Basically, naghahanap ng mga investor na papasok dito sa ating bayan sa bansang Pilipinas para naman mapasigla ang ating ekonomiya. So, nakausap ni Presidente at saka ni Mayor Bong itong presidente ng isang well-known architectural firm. Ang mga design nito ay world-class at marami na siyang resort, hotel, condominium, villas na na-design na panay talagang kinikilala sa buong mundo. Okay? So, inimbitahan sila ng ating mahal na mayor na pasyalan ng Olongapo at tignan. At sinabi ni Mayor na maganda itong ating lungsod, tahimik, at malinis. So pinagbigyan naman, pumasyal sila dito. Twice silang nagpunta sa lungsod natin, sa Olongapo. At dun sa pangalawang pagpunta nila, ay ang Russian pala, isa sa kanilang business practice. Pag nagpunta sila sa isang lugar na may kinalaman sa negosyo, bago sila umalis, merong silang dapat na dokumento na dala-dala na nagpapatunay na ano na nagkaroon ng pagkakaunawaan na magtatayo sila ng negosyo sa isang lugar. So kaya right there and then, after namin mag-ikot nila Mayor Bong, ang unang first part nitong pagdalaw nila, ipresent ng ating city planning kung saan-saan sila, ano ba yung mga possible location kung saan nila pwedeng itayo yung kanilang nais na gawing six-star na resort at saka yung kanilang world-class condominium villas. Pinakita ng ating city planner kung saan yung mga prospective areas. May mga photos doon, saka other details. Pagkatapos noon, pumili yung Russian ng a few sites kung saan gusto nilang makita ng actual. Okay? So, nung second na visit nila, nag-actual inspection kayo, sumakay kami ng yate kasi resort nga yung mga ano nila. So, iniikot namin yung shoreline ng Olongapo, Subic Bay. Nagpunta kami sa yung dating Snake Island, yung area na yun. Tapos nagpunta kami sa Grande Island, sa Chiquita Island. At na-impress yung itong president ng company. Kaya nakipag-sign sa Memorandum of Understanding na itutuloy yung proyekto. Gagawa na sila ng mga plano, mga proposal. So, kaya pamalang lunsod, yung Memorandum of Understanding na yun para maging binding at saka legal, kailangan i-ratify siya ng City Council. Kaya yun ang ginawa ng konseho, ni-ratify itong Memorandum of Understanding para magkaroon ng infuse ng panibagong investment, magbigay ng maraming trabaho dito sa ating mga kalunsod, Maminet. Okay, so yun, maganda na namang balita yan sa ating mga kababayan dahil meron naman tayong inaantay na trabaho, no? Maliban dun sa mga overseas na ino-offer natin. So okay. Meron pa pong resolution na kagawad? Meron pa. In fact, ito naman yung susunod na pinasok naman patungkol sa isang ordinance ito. Ito'y an ordinance approving and appropriating the amount of 1,827,744 centavos for mandatory 5% calamity fund as supplemental budget for calendar year 2009. Ito ay naayon din sa batas
pinormalize lamang ng City Council. Mm-hmm. Sa pondo kasi ng sa budget ng isang local government unit, mm-hmm, sinasabi sa batas na dapat merong 5% na allotted sa calamity fund. Okay? Okay. Na sinasabi ng batas yan. Para laging nakahanda ang local government unit. Magkaroon man ng disaster, meron siyang may portion doon sa 5% na para sa pre-disaster. Ibig sabihin, yung mga kakailanganin, alam naman na natin kung ano yung mga kailangan. Mga banig, mga pagkain, extra damit, mga kumot, or flashlight pag in case of emergency. Tapos during emergency tsaka after emergency, meron ding funding yan. So sa ating 2009 budget, nakalagay na yan, in fact. Pero dahil nagkaroon tayo ng additional na pondo, ay ito yung pondo para rin sa kaalaman ng ating mga kalunsod. Ano? Meron kasing 16 na munisipyo sa bansa natin na nag-apply sila para maging syudad. Okay, itong 16 na munisipyo na to, pinagbigyan sila ng mga congressman sa kanilang area. Pinagbigyan itong mga ito for political reason, parang political accommodation lang, kahit hindi pa naman talaga nila natutugunan yung mga requirement para maging isang syudad. Okay. Ang epekto nung pagbibigay na yon ng Kongreso sa 16 na nag-apply na munisipyo, yung kumbaga kung ang isang pizza pie ay pinaghahatian ng halimbawa 100 na syudad. So, nadagdag yung 16 na syudad na yon sa maghahati. Ganun kasi ang rule niyan eh, yung era. So, ibig sabihin yung pinaghahatian nung dating 100 cities ay naging 116. So, lumiit yung ibinigay na portion sa bawat city. Pero, nagdesisyon yung Supreme Court na mali yung ginawa ng Kongreso. Na hindi pa naman na nagpo-qualify itong 16 na munisipyo na to ay inaprubahan na ng Kongreso na gawin silang mga syudad. So, dahil doon, yung pera na para doon sa nadagdag na 16, ibinalik doon sa original na number ng syudad. Kaya nadagdagan tayo ng pondo after ng Supreme Court decision. Mm-hmm. So, pagpasok ng pondo na yun sa atin, automatic, dapat doon sa nirelease na yon yung 5% noon ay sa calamity fund. Kaya nagpasa tayo ng ordinance na sinasabi na yung 5%. Halaga na yon, yung 1.8 million ay dapat yun yung 5% na naibalik sa lungsod natin base doon sa 16 na dinisapproved ng Supreme Court na panibagong mga syudad. Okay. So, ganun siya. Tapos meron pa rin mga ilan kaming pahabol na resolusyon. Uh-huh. Dalawang resolusyon ito. Yung resolution expressing warmest greetings and felicitations to the El Shaddai led by Brother Mike Villarde on the occasion of their mass and healing rally here in Olongapo. Nagpunta kasi si Brother Mike dito sa lungsod ng Olongapo. At yung kanya kasing isa sa kanyang mga organisasyon, yung Buhay Party List, ay malaki ang naitulong sa lungsod natin. Kung mapapansin mo yung mga patrol car, Buhay Party List, ano yan, nanggaling. Yan ay nanggaling sa Countrywide Development Fund ni Congresswoman Coscoluela, si Congresswoman AI. Siya yung nagbibigay ng maraming tulong, pati paggawa ng infrastructure, building, daan. Siya yung tumutulong dito sa lungsod ng Olongapo. Kaya dito sa pagkakataon na pumasyal si Brother Mike Villarde, bukod pa ito sa tulong na nagagawa talaga ng El Shaddai para sa moral at saka spiritual na pangangailangan ng ating mga constituent, meron pang ibang tulong na katulad nga ibinigay ng El Shaddai dahil ng Buhay Party dito. So, it's but proper na sa pagpasyal naman ni Brother Mike ay bigyan naman siya ng resolution na parang pinapaaramdam natin yung he's very much welcome dito sa ating lungsod.